Hello, hello, hello mga katoots! Welcome back to my channel. For today's vlog, gagawin ko is... Hello, hello, hello mga katoots! For today's vlog, papabakuna para sa ating COVID-19 vaccine dito sa Pilipinas dahil nabigyan kami ng chance yung mga frontliners or health workers ng free vaccine. So, talagang green up ko na yung opportunity. Last day ngayon, March 24, 2021 dito sa Manila. Nag-register lang ako. So, ngayon, ang daming tao dito nakapila. 1,000 na tao lang yung tinatanggap nila per day, kaya sobrang swerte ko na nakasama ako at kasama ko din po yung aking mga assistant at saka secretary, kaya masaya ako na maging parte nitong ating COVID-19 vaccine. Ayan na nga mga katoots, malapit-lapit na tayo dito sa ating pagbabakuna, ating COVID vaccine. Dok, kamusta pakiramdam? Sakit, parang hingot ka ng joke. Joke lang, awit lang. Siyempre, parang kagat lang ng langgam yung pakiramdam ng pagpapabakuna ng ating COVID-19 vaccine. So, mas importante maging maingat tayo at gawin na natin to dahil mag-believe, maniwala tayo sa power ng science at magkaisa tayo para malabanan itong ating namawala ang COVID-19. Nang sa ganun, maging normal na ulit tayo ang ating pamumuhay. Guys, inikayat ko kayo na magpabaksin na rin. Mga katoots, syempre, bago ako nagpabakuna ng vaccine for COVID-19, nag-research muna ako at nagtanong-tanong sa mga kaibigan ko kung ano ba ang magandang vaccine or na pwedeng i-consider since ang Manila government ay nag-provide ng free vaccination sa mga frontliner. So, nag-register ako online at greenab ko na yung opportunity. So, ang vaccine na pre-provide nila is AstraZeneca vaccine for COVID-19. Yung mga reviews naman nito ay okay at maganda naman. So, ang importansya bakit ako nag-go talaga is, syempre, hindi na natin makontrol ang pagdami ng COVID patients dito sa Pilipinas. At bilang dentista, isa kami sa pinaka-higher risk or mas mataas yung chance na mahawaan itong ating virus dahil sa bibig yung aming tinitreat. So, kaya mas for safety purposes na rin, kaya
talagang grinab or nag-decide na ako na magpabakuna ng vaccine for COVID-19. So, yun yung importansya. So, sa mga side effects naman, batay sa research ko about dito sa AstraZeneca, after one day na mabakunahan ka nito, ano ba yung mararamdaman ng mga tao? Panghihina ng katawan, pananakit ng joint at muscle, pagsakit ng ulo, lagnat, panginginig, at sakit dun sa parte na in-injectionan. At ano ba yung management pagkatapos? Pwedeng mag-bed rest or magpahinga, continuous hydration, so by drinking lot of water, at saka pag nilalagnat ka, mag-take ka ng paracetamol 500 milligrams, take one tablet every 4 hours. Mga katuts, expected ang mga side effect na ito. Ibig sabihin, ginagawa ng immune system ang trabaho niya para sa pagbuo ng antibodies na panlaban sa COVID-19. Pero, tandaan natin na hindi lahat makakaranas ng side effects na ito dahil magkakaiba ang immune system ng bawat tao. So, mga katuts, a-update ko kayo kung ano yung mararanasan ko at na mga kasama ko, mga secretary at kapatid na nagpabakuna nitong AstraZeneca vaccine. Stay tuned! Few moments later. Hello mga katuts! Time check, 7 PM na. Dito ako ngayon sa kwarto dahil kailangan ko na magpahinga. 4 hours ago, naturukan ako ng vaccine for COVID. At ngayon, ang pakiramdam ko ay medyo mabigat sa ulo. Kanina, 30 minutes after akong naturukan, yung pakiramdam naman is mabigat sa braso. Dito sa left side or sa left braso ko dahil dito ako nagpaturok. Kailangan ko na magpahinga at tulog time na. Bukas, update ko kayo ulit kung ano man po ang mararamdaman ko or ang epekto sa akin ng pagpapabakuna ng vaccine for COVID. See you! The next day. Hello mga katuts. Time check, 8 AM. Kagigising ko lang. So kahapon nabakunahan ako ng 3 PM. Mas ano ba yung pakaramdam ko ngayong umaga? Wala naman, parang normal pa din. Pero yung dito sa part ng left arm ko or sa kaliwang braso ko, meron pa din konting pain or sakit or yung bigat andito pa rin. Pero other than that, wala naman akong nararamdaman, wala akong fever, wala naman akong parang yung sinasabi ng iba na parang masama talaga yung pakiramdam. So okay naman yung effect sa akin ng vaccine na to. So kung mamaya may iba akong maramdaman, a-update ko kayo. Hello mga katuts. Hello mga katuts, time check, 3 PM po. 24 hours na simula nung na bakunahan ako ng for vaccine for COVID. So, ano nga ba ulit ang nararamdaman ko ngayon after 24 hours? To be honest, yung braso ko lang sa left side at saka medyo yung buong katawan ko, medyo may onting pagbabago lang na malamya. Pero wala naman po akong fever hanggang ngayon. Pero po, yung kasamahan ko po, yung secretary ko po, tapos yung kapatid ko po na sinama sa pagpapabaksin. So, apat po kami nagpabaksin kahapon. Yung tatlo po sila, nagkaroon po ng fever. So, magiging totoo lang ako na hindi ako nagka-fever. So, masasabi ko na magkakaiba po ang reaction ng katawan ng mga nababakunahan. So, medyo mabigat lang pero at least hindi ako nagka-fever. So, sila, pinainom lang ng gamot para mawala yung
fever nila at nagpapahinga. So, maraming salamat mga katuts sa pagtutok or sa panonood ng vlog ko about sa pagbabakuna for COVID. Sana nagkaroon kayo ng idea at huwag kalilimutan po mag-like, subscribe, comment, and hit that notification bell para mas maging updated po kayo sa mga susunod ko pang videos. See you! Halo-halo mga katuts!